Sa mga oras na ito, hanggang alas 10 ng gabi mamaya, nasa ilalim ng yellow alert ang Luzon Grid dahil pa rin sa manipis na supply ng kuryente. Posible naman daw na may ilang plantang magbalik na sa full capacity ngayong Linggo. Pero sasapat na kaya yan? Nakatutok si Ian Cruz. Nitong Sabado ng hapon hanggang gabi, naranasan ng pamilya ni Grace ang ilang oras na power outage sa Pasong Tamo, Quezon City. Ang higit daw na nahirapan sa matinding init ang maliliit niyang mga anak. Kaya sana naman daw, hindi na maulit ang brownout. Kasi kawawa po sila pag walang kuryente. Oh, tayo po, nakakatiis, mga lalaki, mga matatanda, yung mga bata po. Hindi kaya yung init. Hindi kaya po yung init. Saka po yung may mga edad na. Kabilang sila Grace sa nasa 2 milyong customer ng Meralco na apektado ng rotational brownout sa NCR, bahagi ng Central Luzon at Calabar Zone dahil sa red alert status ng Luzon Grid nitong weekend. Hindi rin ligtas sa brownout ang bahagi ng Northern Luzon pati ng Bicol Region. Ngayong araw sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, nasa yellow alert status muli ang Luzon Grid mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. May kasunod pa ito ngayong alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Bunga ito ng manipis sa supply ng kuryente sa Luzon Grid. Hindi naman inaasahan ng rotational brownout kung yellow alert, pero ang manipis sa supply maaring mauwi sa red alert kung biglang sumipa ang demand bunga pa rin ng mainit na panahon o may bumigay na namang power plant. Ang Meralco, inabisuhan na ang malalaking customer nila na maganda sa paggamit ng sarili nilang power generator o green energy source sakaling umakyat sa red alert status. Sa ngayon, 16 na power plant ang hindi gumagana sa Luzon. Ayon sa DOE, may limitasyon rin daw ang outages ng planta ng kuryente base sa alituntunin mula sa Energy Regulatory Commission. Kung na-violate nila ito, then of course they have to face the penalties to be imposed by the Energy Regulatory Commission. Pero baka may makabalik na raw na ilang planta sa linggong ito para patatagin pa ang supply ng kuryente. 6 naman sa mga planta ang gumagana pero bawas ang kapasidad na patuloy daw na sinisikap na maibalik sa full capacity. Baka daragdag sana ang mga hydropower plant ng Luzon pero hindi pa raw sapat ang level ng tubig para patakbuhin ang mga ito kahit pa tag-ulan na. Responsableng paggamit ng kuryente ang patuloy na apela ng Department of Energy sa publiko para raw mapagkasya natin kung ano man ang available na kuryente sa ating grid. Hindi lang ito makakatulong sa sistema natin, sa halip mababawasan po kahit papano yung ating binabayaran sa serbisyo kuryente. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras.